mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Dear Moment of Romance. Isang masayang pamilya kung tingnan ko ang aking pamilya. Kahit na nag-iisang babae sa apat na magkakapatid. At kahit na ako ang panganay, ay hindi naman nagkaroon ng pag-aagawan sa aming magkakapatid. Dahil pantay ang tingin sa amin ng mga magulang namin. Walang lamang at lahat ay mahal. Ngunit sadyang sa isang pamilya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Minsan ay tututulan ka sa nais mo. O minsan, dahil na rin ito ang nakadadhana sa tao. Ako nga pala si Rain, at nais kong ibahagi ang kwento namin ng first love ko. Panganay ako sa aming magkakapatid. At dahil nag-iisang babae, ay prinsesa ako kung ituring ng aking ama. Ngunit kahit ganon ay hindi naman sila naging bias. Dahil pantay ang tingin sa amin nila mama at papa. Kapag may pasalubong si papa ay lahat kami meron. Walang lamangan. At pinalaki rin kami na close sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon at nagdalaga na ako. Ang kapatid ko na si Jeffrey na sumunod sa akin ay nagbinata na rin. Gayon rin naman ang kapatid ko na si Isko at ang aming bunso na si Sander. Hindi naman kami mayaman. Ngunit may kaya naman kami sa buhay. Kaya hindi naging mahirap sa amin ang lahat. At ito na nga. Hanggang sa nakilala ko ang lalaking bumihag sa aking batang puso. Cedric ang pangalan niya. May itsura ito at matipuno. Matangkad din naman siya at marami ang nagkakagusto sa kanya. Hindi ko nga inaasahan na isa pala ako sa mabibihag niya. Kaya kahit na marami akong manliligaw na mapepera at may itsura din naman, ang lalaking yon ang nakakuha ng atensyon ko. Mabait si Cedric. At isa nga itong manlalaro ng basketball. Kaya tuwing may palaro, kasama ko ang kanyang mga pinsan at kaibigan. Tsaka kami tutungo upang manood. Napapatalon ako tuwing nasasambot nito ang bola at naisushoot sa ring. Tuloy ay hindi ko maiwasang mainggit sa bola. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na sana bola na lang ako. Para kapag may kumuha sa akin, ay aagawin niya para makapuntos. Nanatili kami doon hanggang sa matapos ang laro. Ngunit tila kumakabog ang puso ko nang tumama ang tingin nito sa akin. Kanina pa pala ako nakatitig sa kanya. Siguro ay naramdaman niya ang titig ko, kaya't nabaling sa akin ang atensyon niya. Nag-init ang mukha ko. Nang ngumiti sa akin si Cedric. At mas lalong nagwala ang aking puso nang mapansin na papalapit ito sa direksyon ko. Ngunit bago pa ito makalapit ay may kumakalabit na sa akin. Tara na, Rain. Baka hinahanap na tayo. Wika nung pinsan ko. Tuloy ay bumagsak ang balikat ko. At napatingin pa muna ako kay Cedric na ngayon ay tila nahinto rin. Wala akong nagawa kung hindi sumunod kay Lisette na pinsan kong babae. Lumipas ang mga araw, ngunit naging busy ako sa pag-aaral. Naging inspirasyon ko si Cedric dahil tuwing naiisip ko ito ay ginaganahan akong tapusin lahat ng aralin para sa Sabado at Linggo ay masilayan ko itong muli.
Dumating na nga ang Sabado at nakita ko itong muli. At sa pagkakataon na yon ay hiningi ni Cedric ang number ko. Hindi mapawi ang ngiti ko nung araw na yon. Ngunit nang sagutin ko ito ay hindi namin inaasahan na may hahadlang pala sa relasyon namin. Ang aking ama. Nagalit ito at hindi nagustuhan ang pakikipagrelasyon ko kay Cedric. Kaya wala kaming nagawang dalawa kung hindi itago ang aming relasyon. Magkikita lamang kami tuwing sasapit ang gabi. Pupunta sa plaza ng pasimple. At doon kami nagde-date na dalawa. Mabait si Cedric, ngunit hindi ko malaman kung bakit hinahadlangan kami ng aking ama. Ngunit nalaman niya nang minsang sabihin nito sa akin na mataas ang pangarap namin para sa'yo. Mag-aral ka muna at huwag atupagin ang pagbo-boyfriend na yan. Makapaghihintay yan. Galit na wika sa akin ng aking ama. Yumuko ako at tahimik na pumunta sa aking silid. Nanatili pa rin sekreto ang relasyon namin ni Cedric. Palihim na pagtatagpo at palaging limitado ang kilos. Hanggang sa nagtagal ng ilang taon ang aming relasyon sa palihim na paraan. Ngunit hindi namin inaasahan na mahuhuli kami ng aking ama. Layuan mo ang anak ko, hindi ikaw ang gusto ko para sa kanya. Galit na anas ng aking ama. Nang minsan niya kaming nahuli na magkasama. Kaya nung oras na yon ay umiiyak muli ako. Samantalang galit na galit sa akin si Papa. Sa nagdaang panahon ay sigurado na ako kay Cedric. At kung maaari nga lang ay sumama na ako sa kanya. Ngunit natatakot ako na maitakwil ng aking pamilya. Mataas ang pangarap nila sa akin. Kaya kahit papano ay hindi ako gumagawa ng hakbang para mas lalo silang madisappoint sa akin. Nang minsan na magkita kaming muli ni Cedric, alam ko na mahal niya rin ako. Dahil hindi siya tatagal sa palihim naming relasyon kung hindi. At nung gabi na yon ay sinabi niya sa akin na, "Kapit lang mahal, kapag nakapag-ipon na ako ay iaalis kita dito. Isasama na kita." Malungkot na wika niya. Naluha ako sa narinig ko. Napailing ako sa kanya. Wala kasi akong balak na suwayin ang aking ama. Alam kong nahihirapan na rin si Cedric sa setup namin. Pero umaasa pa rin ako na dadating ang panahon na sasang-ayon din ang tadhana para sa aming dalawa. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. At ito'y nagsimula nang mag-uwi ng babae ang kapatid ko na si Jeffrey. Ipinakilala niya ito sa magulang namin at kaagad namang nagustuhan iyon ni na Papa at Mama. Si Mama kasi ay sang-ayon lamang sa kung ano ang desisyon ni Papa. Minsan ay pinagsasabihan na lang ako nito na para daw sa akin ang lahat ng iyon. Hindi ko lang talaga maintindihan. At dahil mahal ko si Cedric, ay nagagawa kong suwayin pa rin si Papa. Nakilala namin si Marie, ang girlfriend ni Jeffrey, na isang bagong lipat sa malapit sa amin. Matagal na din naman sila dyan, ngunit ngayon ko lamang siya nasilayan. Maganda ito kahit na morena. Bilog ang mga mata at mapupula ang labi. Kaakit-akit kong tingnan si Marie. Ngunit dahil mabait ito, ay hindi naman ito mahirap gustuhin. Magaling kasi siyang makisama. Bagay na hindi magawa ng iba. Panahon ay lumipas. Naging close kami ni Marie. Dahil sa unang pagkakataon ay may nasabihan ako ng tungkol sa amin ni Cedric. Kaya minsan ay tinutulungan ako nitong pumuslit para makita ang lalaking aking iniibig. Nagsasabi naman sa akin si Marie. At isa na doon
ay ang pansin niya na hindi daw kagaya ng dati si Jeffrey na maalaga at malambing. Tuluyang naubusan na din ito ng oras sa kanya. Tila nawala ng pakialam. Kaya mas lalo kaming nagkaintindihan ni Marie. At minsan ay sinubukan ko pang kausapin ang aking kapatid. Ngunit sinabi lamang nito na huwag daw akong makialam sa kanila. Kaya hinayaan ko na at nakinig na lamang ako sa mga hinaing ni Marie. Hanggang sa dumating din ang punto na hindi na rin nagsasabi sa akin si Marie. Lumayo ang loob din nito sa akin at umuwi na rin ito sa kanila. Samantalang hindi ko na rin nakita pa si Cedric. Kaya sadyang nangyayari ang isang bagay na hindi inaasahan. Lalo na at may dalawang taong parehong nahihirapan. Hindi alam kung makikisakay. Hindi alam kung paano ipaglalaban ang kanilang karapatan. Dahil sadyang may mga taong mapapagod na. Kaya isang araw ay naglasing itong si Cedric. Kasama ang pinsan ko na matalikong kaibigan. Hindi ko maintindihan pare, may kaya naman kami. Ngunit bakit hindi ako matanggap ng tatay niya? Sabi nito sabay tungga sa bote ng alak. Hindi kasi talaga nila maintindihan kung bakit ayaw ni Papa si Cedric. Ganyan talaga ang buhay pare. Kailangan mong paghirapan. Kita mo at magiging masaya rin kayo ni Rain. Sagot naman ni Kuya Lando na pinsan ko. Hindi ako makapaniwala na magkasama sila ngayon. Tumango si Cedric at muli ay tumungga. Hanggang sa napagdesisyonan ko na nalapitan sila. Pinagalitan ko naman ang pinsan ko dahil sinamahan pang mag-inom si Cedric. Ngunit ang sinagot ng pinsan ko ay, hindi ko kayang hayaan lang ang kaibigan ko, Ring. Tao din yan. Nahihirapan din kahit na hindi niya sabihin. Kaya nga uminom siya eh, para kahit papano sa isang saglit, mawala ang sakit. Paliwanag ng pinsan ko. Tuloy ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng awa sa aking kasintahan. Pati ako ay nahihirapan na rin. Ngunit mas mahirap para dito dahil ito ang inaayawan ng aking ama. At dumating na nga ang hindi ko inaasahan. Makalipas kasi ang ilang linggo, lingit sa aming kaalaman ng aking kapatid, meron na palang namamagitan kay Cedric at Marie. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang susunod na istorya ko. Lubos na gumagalang, Rain. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.